Shoutout Kai, Kindus Lucañas, Gil Falseso, Anthony Lucky Alon, Enrico Angshoko, Arnel Mandula, Junver Ramos. Welcome back to my channel, Tondo Boy Vlogs. Wami Chongson, napapabalita na naman na pwedeng matrade nga to sa Barangay Ginebra. Well guys, gaano ba ito katotoo? Ayon nga sa mga balita na si Wami Chongson nga eh nakukurso na dahan nga ni Coach Tim Kun. Well guys, eto, dati pa naman gusto ng Barangay Ginebra ang galawan neto ni Wami Chongson dahil nga napakagaling na eh talagang playmaker pa kung gumalaw. Parang katulad nga lang siya ni LA Tinorio dahil alam naman natin na si Tinorio ay talagang nagkakaroon na nga ng edad at naghahanap na rin siguro ang Barangay Ginebra ng katulad ni Tinorio na talagang magdadala sa kanyang team. Well, kayong mga parkoy, ano ba ang inyong masasabi dito? At syempre, sasagutin natin yan isa-isa. Si Tinorio nga talagang pinag-uusayan niya na ngayong Governor's Cup dahil nga alanganin na nga ang kanilang team. Sana nga may panalo nila ang dalawang sunod na panalo nila kung makakalaban nga nila ang NLEX Road Warriors. Well guys, bumalik tayo kay Tinorio. Sa palagay nyo ba si Tinorio pwedeng mapunta sa Terra Firma Jeep? Parang malabo naman yan, di ba mga parekoy? Dahil nga, si Tinorio nga talagang sa Barangay Ginebra na to magre-retiro at pwede siyang maging assistant coach balang araw. So, lumipat naman tayo at dumako tayo kay Robert Bolick. Well, si Robert Bolick naman mga parekoy, marami ng balita talagang lumalabas dito na pupunta nga daw siya sa Japan pero hindi rin siya natuloy dahil gusto niya nga maglaro sa Barangay Ginebra or sa SMC management nga. Well, may mga lumabas nga balita na si Bolick nga gusto daw kunin ng SMB. Sino naman pwedeng ipalit dito at sino pwedeng i-trade kay Bolick? May mga lumabas nga na mga balita na si Chris Ross nga daw. Alam naman natin na SMB talagang nagre-rebuild na to at paisa-isa na nga nawawala ang mga magagaling sa SMB. Well, si Chris Ross naman talagang veterano na to sa San Miguel Beerman. At yun nga lang, di ba mga parikoy, may edad na nga lang to kung ipagpapalit nga lang kay Robert Bolick. Sa palagay nyo ba, fair trade yun? Kung mangyayari man yan, well, magsasama-sama ang mga veterano ulit sa Batang Northport. Na ayan, katulad nga nila Spider-Man na katulad ni Santos, etong ni Chris Ross, kung matutuloy man ang mga trades na yan. Imagine nyo na lang mga parkoy, itong si Chris Ross may edad na nga kumpara mo kay Robert Bolick na talagang mahaba pa ang lalaroin or career sa PBA. Kaya nga kumukuha ang SMB ng mga bata, di ba? At ang mga matatanda diyan pag kasi nagamitin talagang ite-trade na nila. Kaya mga parkoy, matutuloy ba 'to? May posibilidad ba? Dahil alam naman natin na marami ng point guard ang SMB. Well, pag-usapan naman natin itong si Mikey Williams. Gaano ba katotoo na balak daw kunin ng Barangay Ginebra itong player na to? Alam naman natin, katatapos lang nung last season, naging MVP nga to. At syempre, nagpapataas nga ng presyo to. Nakatulad nga ni Bobby Ray Parks. Although magaling naman talaga siya. At ano naman ang masasabi ng mga fans dito kay Williams? Talaga bang bagay ba siya sa laruan or bagay ba siya sa sistema ni Coach Tim Cone? Well guys, malalaman natin yan sa susunod na season kung talagang makukuha nga siya ng Barangay Ginebra. Pero bago yan, huwag natin kalimutan na mag-subscribe, mag-comment, like and share and please click the bell para ma-receive niyo lahat ang aking notifications. So see you for my next video, see you for my next vlog. God bless.